nga po mga kapatid, ang isa na namang pinakamainit na balita ngayon. Tuluyan na nga pong iniwan ni Dwight Howard si LeBron James at maging si Anthony Davis. Dahil hindi na nga nito nagawang manatili pa mula sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Marahil katulad nga rin po ng ibang player na kinakailangan rin talaga ng pera. Napakababa nga naman ang sinasahod dito sa Lakers. Veteran salary nga lamang. Kaya katulad nga ng iba na marami pa rin ibubuga kumbaga. Mas pipiliin nga nito na yung team na makapagbibigay sa kanya ng tamang halaga sa performance na kaya niya ring ibigay sa isang kupunan. Matatandaang nag-tweet nga po itong si Howard na gusto niya nga talagang bumalik sa kupunan ng Lakers. Pero biglang nagbago nga po ang lahat ng ito nang may bigla nga pong tumapat na halaga sa gustong makamit nitong si Howard. Malaking kawalan nga din ito para sa Lakers dahil talaga namang malakas din talaga sa depensa itong si Howard. Kung dati tinawag siya ni Kobe na soft dahil medyo maramdamin nga ito at medyo pasaway din naka-teammate. Ngayon nga po nag-improve na at marunong ng makibagay at higit sa lahat nag-mature na nga po ito at mas disiplinado na nga rin. Kaya sa ipinakitang performance nga nitong si Howard, sino ba namang team ang hindi magkaka-interes sa malalarong ito, di ba? Papayag na nga po siya ng kupunan ng Philadelphia 76ers. Dito nga po ay magiging kampi niya ang big man ding si Joel Embiid at sina Ben Simmons at maging si Seth Curry na kakalipat lang rin. Marami nga pong nag-e-expect sana ng mga fans ng Lakers na maglalaro pa rin ito sa kanilang kupunan nang dahil nga sa post o tweet na ginawa niya. Pero bigla-bigla nga po ay lumabas ang balitang nag-sign na ito ng kontrata papunta ng 76ers. Everything is business nga po talaga sa NBA. Para sa mga tunay na fans dyan, lalo na ng Lakers, malamang na hindi na sila nabigla sa ginawang desisyon ni Howard. Pwede nga po talagang mag-iba ang ihip ng hangin bigla. Lalo na kapag ang pinag-uusapan rin ay pera na. At kapag gustong-gusto talaga rin ang isang manlalaro na makakuha ng kampiyonato, ay mangyayari nga po talaga ito. Dahil sa huli nga, hawak pa rin nila ang desisyon. Kaya kung minsan nga, nagkakasamaan pa ng loob ang mga teammates dahil bigla na nga lang silang iniwan sa ere. Para naman nga po sa kababayan natin si Jordan Clarkson mga kapatid, mananatili nga po ito mula sa kupunan ng Utah Jazz para umagapay kina Donovan Mitchell na star player ng team. Nakita nga po nila na malamang na saktong manlalaro itong si Clarkson. Nagustuhan nga po nila ang performance na ipinakita ng ating kababayan. At sino ba namang hindi, di ba? Lalo na nga po dito sa ginawa niyang performance sa NBA bubble. Sinecure na nga po siya ng Utah Jazz mga kapatid dahil 4 na taon na nga pong kontrata ang pinapirma sa ating kababayan. Ito nga po ay nagkakahalaga ng $52 million sa loob nga po ng 4 na taon. Unrestricted free agent na nga po itong si Clarkson. Kaya meaning pwede na nga sana itong lumipat bakod kung gugustuhin niya. Sigurado namang maraming team ang magkaka-interest dito. Pero para hindi na umalis pa si Clarkson sa kanila, hindi na nga nagdalawang isip ang team ng Utah na bigyan ito ng napakagandang kontrata para magamit pa nga nila ang serbisyong kayang ibigay ng ating kababayan. Isa nga lamang po itong backup na manlalaro si Clarkson mga kapatid. Pero kung titignan mo ang kanyang stats, aba, sino ba namang team ang hindi manghihinayang kapag nakawala pa ito sa kanila? Kumakamada po ito ng 15.2 points per game, 2.6 rebounds per game at 1.9 assist per game. At ang matinik pa nga po dyan ay 45.4% ang field goals nito. Ito pa nga po ang isang malupit din dyan dahil bata pa nga po ang ating kababayang si Jordan Clarkson dahil 28 anyos pa lamang nga po ito. Kumbaga nasa kalakasan pa nga po talaga itong si Clarkson o nasa prime ng kanyang edad. Walang dudang malaking tulong ang kayang ibigay nito para sa kupunan ng Utah Jazz. Katulad nga ng ipinamalas niya nitong nakaraang season at baka nga mahigitan pa niya sa ngayong papalapit na season, di ba? Ito na nga po ang bagong tahanan na simula ngayon ni JC dahil matagal-tagal na kontrata na nga po ang pinirmahan niya dito. Bagamat katulad nga ng Clippers, nasilat nga rin sila ng Denver Nuggets noong playoffs. Paniguradong hindi na nga po papayag pa ang Utah na mangyari pa ito sa kanilang team. Para sa inyong mga suwestiyon o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli mga kapatid!